sa mga kabataan ng Isla Magalumbi, ang araw na ito ay tinuturing nilang isa sa pinakamahalaga sa buong taon. Ang muling pagbubukas ng klase. Malayo ang isla sa kabihasnan, ngunit hindi ito sagabal sa mga estudyanteng nagpupursige sa pag-aaral. Edukasyon lang ang nakikita nilang susi para makaahon sa kahirapan. Isa kasi ang isla sa pinakamahirap na barangay sa Binunan, Iloilo. May notebook ang dala o libro. Wala pa akong notebook. Dala mo palagi pagpasok ko, no? Kamusta ang buhay niya dito sa isla? Kamusta? Kamusta man? Grabe kid. Bakit? Isa sa pila ka ako, no? Doon nag-ano nang sakit sa akong, ano? Hindi kami maka-almusal ba na sa umaga? Bakit ko? Hindi ko lang masabi. Ang mga ano ko lang akong gina-ano bala? Gina... Kung sa kong bala, gina... Mga gagmay ng akong ginasalbar ako, hindi na. Sila na lang kumakain. Imbes na gamit sa eskwela, nakapagtatakang ito lamang ang bitbit ng pinakamatanda sa grupo na si Raul, ang antipara o goggles. Kasi minsan pag umuwi sila, kabunan, lumalangoy yan sila pag hindi sinusundo. Ah, ganun? Langoy lang? Kakakayanin niya lang? Oo. Langoy? Di ba siya napapagod yung gano'ng kalaya? May ano naman sila eh, may kahoy na yung inaabayan nila pag lumalangoy. Pagpagod na? Mm-mm. Pero pag hindi, banat? Oo. Langoy lang? Oo. Saan na ilumangoy ito? Matagal na ba lumalangoy ito? Mm-mm. Simula pa nung maliit yan. Sige, di magkaralaw. Kasabay sa pagpasok ni Raul, ang pinsang si Quincy, mga kapatid nito at ilang kapitbahay. Nakakahon ang mga taga-isla sa isang lugar kung saan tila mahirap marating ang lahat. Abot na naman ang bayan mula sa Magalumbi. Kailangan pa nilang tawirin ang malalim na karagatan para makamtan ang mga pangunahing pangangailangan nila tulad ng damit, pagkain at maging ang edukasyon. Sa umaga, inihahatid ang mga bata ng kani-kanilang mga magulang sa kabayanan sakay ng bangkang gamit din sa pangingisda. Late si Raul kaya't hindi na sila pumila sa flag ceremony. Ang mga kasamang bata pumasok na sa kani-kanilang mga kwarto. Samantalang si Raul ni hindi mahirap ang mukha sa teacher. Wala ang papel. Kailan ka ba may bilhin papel? Karon. Gusto mo siya pati. Ha? Gusto mo siya pati sa mga. Bukas? Subong. May pera ka ba? Why? Raul, asad na. Dito ka na. Dito ka sa boys. Kung kumpleto na sa gamit ang mga kaklase niya, sa mesa ni Raul, nakapatong lang ang baong goggles. Sa edad na 13, nananatili pa rin siya sa grade 2. Ayon kay Teacher Teresita, normal na sa mga taga-isla ang malate sa kanilang pagpasok. Kapag masama ang panahon, hindi na rin nakakapasok ang mga ito.
at marami ang hindi nagtutuloy ng kanilang pag-aaral. Si Raul po, mukhang napakalaki para sa grade 2. Eh. Oh, kasi yung nag-enroll sa akin, dalawa silang magkapatid. Uh-huh. Tapos nang ano ni siya, naghuminto siya, hindi siya nakapagtapos. Tapos after mga 2 years pa, hindi siya nag-enroll. Ngayon naman siya nag-enroll. Mm. Bakit po? Anong dahilan? Bakit siya mukhang behind masyado sa school? Kasi yung ano ni, palag silang late. Tapos nang yung palaging absent. Kasi siguro yung sa kahirapan ba ng ano ni, ng buhay. Dito sa Pampang na kung tawagin nila ay Tabunan, hinihintay ng mga bata ang kanilang mga sundong bangka. Maghihintay sila hanggat kayang tiisin ang inip at habang hindi pa lumulubog ang araw. Matapos ang isang oras ng paghihintay, kapag batid nilang hindi na sila masusundo, ibabaon na nila ang kanilang mga gamit. Sa ilalim ng lilim ng punong talisay, humuhukay sa buhangin ng mga bata ng tamang luwag at lalim para magkasya ang kanilang mga bag, damit at iba pang gamit sa eskwela. Sabay sa kanilang paghuhukay, ang dasal na sana'y hindi mabasa ang mga ito kung sakaling bumuhos ang ulan. Ang butas na kailangang hukay ng isang bata ay may luwang na tamang-tama lang sa kanyang school bag, suot na uniforme at sapatos na pamasok. Maingat na ibinaon ng mga bata ang kanilang mga gamit. Magkahalong awa at pagkamanghang naramdaman ko habang inililibing ang mga ito sa buhangin. Upang makasiguro, pinatungan nila ng dahon ng talisay ang mga gamit upang hindi mabasa sakaling umulan. Ang mga kapirasong kahoy na itinusok ay palatandaan nila para hindi malimutan ang lugar na pinaglibingan. Ayon kay Raul at Quincy, may panahong 3 beses sa isang linggo kung sila'y lumangoy pauwi ng isla. Tanaw na mula sa Tabunan ng Isla Magalumbi. Halos 1 kilometro lang ang distansya nito. Pero mahirap pa rin isipin kung paano nalalangoy ng mga bata ang dagat. Lalo pat 1 pirasong kahoy lang ang maaari nilang suporta sa gitna ng dagat na may lalim na 20 talampakan. Ang malakas na alon, jellyfish, at mga sea urchin ang kadalasang banta sa ligtas na pagtawid sa dagat ng mga bata. Kung kaya't dikit-dikit sila kung lumangoy bilang proteksyon. Bilis gumalaw ang mga bata sa tubig. Sanay na sanay ng lumangoy. Pero sa di kalayuan, nagbabadya na ang malakas na pagbuhos ng ulan. Sinalubong bigla ng sama ng panahon ang mga bata.
niya kami nagbaka sakali pa. Agad kaming nakiangkas sa dumaan na bangka. Umabot na kami sa pampang ng isla. Pero tuloy pa rin ang pagbayo ng ulan at malakas na hangin. Pagkahupa ng unos, isang magandang tanawin ang bumalaga sa amin. Tumula ng malakas, di ba inabot kayo sa gitna ng dagat? Anong naramdaman mo? Takot ka? Dahil personal kong naranasan ang hirap sa pagtawid sa dagat, doon ko lubos na naunawaan ang peligrong hinarap ng mga batang ito. Pagkagaling ng eskwela, sumama pa ang ilan sa mga bata sa kanilang mga magulang para mangisda. Ang nakababatang kapatid ni Quincy na si Ray Mark, ang karaniwang katuwang ng kanilang ama sa pangingisda. Pagka ganyan malakas ang ulan, hindi na kayo pumapalaot? Ganun ba eh. Parang masamang panahon. Ano kung gagawin nyo ngayon? Hindi kayo papalaot? Papalaot din. Kasi ganyan ang hanap buhay namin eh. Oo. Susubukan nyo bang pumalaot o hindi na? Susubukan nga namin. Ay, hindi ko ba delikado? Kasama nyo pa si Raymart yung gusto nyo ngayon. Ayun nga eh. Dahil sa kahirapan, ganyan talaga ang gagawin namin eh. Ang malalambat ngayong gabi, ang siyang pang-ulam ng kanilang pamilya. Wala ka uli. Malaki kasi ito ang namin. Ganyan kalapit lang ang naman namin. Ito sa mga ito. Luwa naman ang buwan. Habang pumapalaot ang ibang bata, nasa loob ng bahay si Raul at Quincy, walang magawa. Hindi kasi sila makapag-aral dahil naiwan sa pampang ang kanilang mga libro. Paano ka gagawa ng assignment? Bukas na lang. Bukas na lang. Bago pumasok. Pangarap ni Quincy na maging nurse, samantalang si Raul maging isang pulis. Ano ko nung mahimun nyo kay gusto yun ni Quincy mag-nurse? Sabi nagkakuha kayo na siya tayo mga pa-eskwila. Sugot na tayo kami kayo siya. Eh, naano ko na sa amin. Quincy, ba't ayaw mo na nalulungkot? Ha? Lulungkot. Ayaw mo? Dahil karamihan sa mga residente ng isla ay mangingisda, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano matutupad ang mga pangarap na ito ng dalawang bata. Maka-eskwila sila. Hindi sila maka-eskwila sila kung mahapid sila. Hindi sila maka-eskwila kung malakas ang alon. Hindi naman kami dito wala nga kami tiraan doon kasi dito ang amo yun. Ito nga muna ang buhay. Wala naman yung hirang iupahan. Wala naman bayad sa pangupahan. Dahil hindi nakagawa ng assignment nung nakaraang gabi, maagang pumunta ng pampang ang mga bata. Agad nilang pinuntahan ang mga hukay.
pa lang kasi sila makakapag-aral ng kanilang leksyon at makakagawa ng assignment. Matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan kahapon, swerte na lang kung hindi nabasa ang kanilang mga gamit. Basa niyo. Agay! Wow! Ini basa? Tidak. Layo ya. Habang naghuhukay ang ibang bata, inaayos naman ni Quincy ang baon nilang magkakapatid. Daw kita. Kahapon daw kita. Yung mga lalagyan nila nandito sa ano? Naiwan yung lalagyan nila. Ah, dito? Oh. Tignan mo, ma'am, walang ulam. Hmm? Walang ulam yung mga bata. Kanin lang? Oo, oh, kanin lang. Mahirap ano? Oo. Oh. Walang uli. Walang ulam. Okay lang ba yun sa inyo? Wala kayong ulam? Ha? Okay lang. Okay lang. Sanay na yun eh. Mm-hmm. Okay. Basta mahirap ka, lahat na hirap, sasanayin mo. Okay lang. Nahanap muna ako ng ano, ulam. Dahil may ilang minuto na lang ang nalalabi bago magsimula ang klase, karaniwan nang nagmamadali ang mga bata sa kanilang pagre-review at paggawa ng assignment. Si Raul mukhang nahihirapan sa kanyang math assignment. Right, the correct. Hindi ka marunong sa math. O, hindi ka marunong sa English. Hindi ka marunong sa English. Right, the correct. Hindi niya alam ano sasagot. Number 2. Kung pila siguro ang sa ano? 100, 200? 152. Pareho lang na sila. 700 o 725. Ay, 22. Grade 2 sa. 137 guro ni Ayn. 137. Hindi man si Lin. Hindi man ni Sam, ni Sam. Ano ni siya man? Ano ni sa L? 37 guro na naman. Oh, sige, sige. 137. Amo na lang na, oh. Na. Amo ni siyang answer. Amo man ni siyang answer. Habang naglalakad, sinamantala rin ang mga bata ng kumain ng santol at nilagang saging. Hindi na kasi nila nagawang mag-almusal dahil sa pagmamadali. Ito po, kaharap ko yung balumang.
ang epekto ng kanilang pagtira sa isla na halata sa kanilang lagay sa klase. Si Raul palaging nangangamote. Raul, 295. 14 Si Quincy naman, kahit papaano'y may natututuhan. Quincy, what is the title? Aileen Fisher. Aileen Fisher is the author. What is the title? Okay, words. Pero may ano, nililiyaw lang. Papahanap mo. Napansin kong walang ibang kaibigan ang mga taga Magalumbi. Sila-sila ang magkakasama hanggang sa recess. Sabay-sabay silang kumakain sa tabi ng dagat, malayo sa ibang bata. Simple lang ang pangarap ni Raul. Pulis. Hindi ka ba nahihirapan pumasok dito? Dahil ang layo ng eskwelahan niyo, di ba? Nahirapan man eh. Umpisa, pero mayroon kami late. Pero may kayong late? Oo. Lido. Anong sinasabi ng teacher sa inyo pag late kayo? Nasiyaan lang kami na permi lang kami kano late. Ay, sulod ba kami Japon eh? Miskan late. Kung tapos bulag-bulag, sulod kami sina. Pinapagalitan kayo? Oo. Kasi ganun kami na permi lang bala late bala. Binaril ng sariling pinsan ng kanyang ama nung isang taon. Kaya malaki ang maitutulong ni Raul sa ina at mga kapatid kung makakatapos ito sa kanyang pag-aaral. Nakaabot na sa kaalaman ng lokal na pamahalaan ng Binunan ang sitwasyon ng mga taga-isla. Pero ang problema, bilang isang fifth-class municipality, kapos daw sila sa pondo. Yung priority ng administration namin kasi is supposed to be divided dyan sa health. Supposed to be mayroon kaming budget sa education, no? Sa environment. Yung ano dyan, yung budget namin, parang nakalaan lang para sa ano eh, para sa teachers training ng mga teachers. Yung ginawa ni Mayor kasi dati, bumigay siya ng pambot, isang pambot, at demotor yan ah, demotor yung pambot na yan. Yung ang purpose talaga diyan not necessarily para sa ano para sa hatid sundo. Ginagawa nila yan parang nang pwedeng source of income nila, livelihood project nila. Ang grupo ni Raul at Quincy pa lamang kung sakasakali ang magkakaroon ng magandang propesyon. Sa loob kasi ng 30 taon sa mga taga-isla, dalawa lamang ang nakatapos sa elementarya at wala ni isa man lamang sa high school at college. Bahagi na ng buhay ng mga batang ito ang karagatan. Anumang balakid ang dala nito sa kanila, pilit pa rin nilang sasabayan ang alon patungo sa kanilang minimiting pangarap. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.